Ako si Bishop Ang, Iglesia Bishop na Iglesia Pilipina sa Diocese of Negros Occidental. Kami po ay nag-iisa sa inyong laban. Yung laban niyo, laban din namin. Kasi isa lang yung ating eksperyensya, no? Yung pang-aapi. Ngayon po sa Negros ay merong ginagawang aksyon din dahil yung kapatid natin na si Benjamin Pailes, isa din siyang peasants na pinaslang doon sa Himamaylan City, pauwi na sana siya na nag-aabang ng masasakyan papunta sa kanilang bahay nung binaril siya ng dalawang tao riding in tandem sa isang black na motorcycle TNS 155 at nilapitan po siya at binaril, no? Ng dalawa hanggang mawalan siya ng buhay. Ngayong araw po yung kanyang kamatayan, June 14, at meron din pong ecumenical na kilos doon sa aking diocese. At bakit nandito din po ako? Dahil merong ginagawa na launching ng Task Force Benji Pailes. No? Yun palang si Benji ay biktima at siguro sa libo-libo na more than 1,000 na mga biktima ng extrajudicial killing. Unfortunately, si Benji po, yung asilan, yung pumatay kay Benji ay nahuli. No? Yung dalawa, an alleged to be organic member ng Philippine 61st, no? Philippine Army doon sa nakabase sa Negros. At ngayon ay nakakulong sila doon sa, actually nasa Baguio City sila dahil sabi ng mga, sabi daw ay hindi sila safe doon sa Himamaylan City. For whatever reason, hindi ko alam. But anyway, itong dalawa ay kilala na talagang mga military, yung isa is from Capiz, at sa kanyang bayan mismo ay kilala siya, no? Na army, at yun pang isa na from Sipalay daw, no? So dalawa sila. So ang kaso ngayon ay ongoing, pero parang maila para sa atin, may attempts na i-whitewash yung kaso, pero at least pagtulutulungan ng mga simbahan at mga sektor ay na-file yung kaso at hanggang ngayon ipinaglalaban natin. Nung umpisa, although dinideny ng military na miyembro nila, pero hindi nila mapagkaila. Saan ka ba naman nakakita kung hindi nila miyembro, bakit mga lawyer ng military ang lawyer nila, no? At saka laging para pag-hearing yung abogado natin na tayo ay sinusunod nung nakamotorsiklo at kilala natin ng mga intelligence, no? So yung last na hearing weeks ago, nandoon kami sa hearing at merong sumusunod, no? May mga nakatricycle na nakamotorsiklo na kilala, alam natin ng mga miyembro ng at masama rito kasi yung nangyari kay Benji, talagang alam natin yung hand ng army, tapos yung kahit yung PNP doon ay hindi nakagawa ng thorough investigation sa kaso, no? Hindi man lang sila naghanap ng mga testigo at yun, parang reluctant sila mag-file ng kaso. Actually, tayo pa naghanap ng mga testigo at mga ebidensya. Yung motorsiklo na ginamit at nakakuha tayo ng registration number ay nakarehistro sa pangalan ng isang suspect, no? So, hindi mapagkaila.
yung ballistic examination at saka yung tawag doon, yung sa barrel, isang taon na wala pang formal na reports na naibigay, no? Sabi lang nila, base sa oral na reports ay hindi positive yung dalawa sa doon sa powder burst at saka yung kanilang baril ay negative din daw. Pero sabi nila yung mga hindi daw membro ng military at saka peace vendor yung dalawa. Saan ka ba naman nakakita ng peace vendor na may 45 caliber pistol? No? So at nung hinuli sila, yung paghuli sa kanila, yung nung tinanong sila, talagang sagot din nila ay they are members of the Philippine Army. Pero later, niretract nila at pinabulaanan nila at sinabi nga yun, is mentor sila. So, siguro itong kaso talagang pinaglaban natin, pinagtulong-tulungan kasi marami na more than a thousand sa panahon ni Gloria hanggang ngayon, more than a thousands na ang namamatay, biktima ng mga extrajudicial killings. Wala pang nahuli at talagang nahatulan. No? So this time, mayroon talagang nahuli na suspect sa pagpatay at yun nga siguro, ito yung makapagbigay ng patutuo doon sa mga kaso ng extrajudicial killings perpetrated by the military. No? So kahit dito, kahit na ano pang sabihin nila, klaro yun. At of course, yun nga, pero makamit lang natin ang hustisya kung pagtulong-tulungan natin. Kasi may mga pressure sa mga abogado, kahit na sa media, no, ang lahat ginagawa nila para ma-dismiss yung kaso. No? So, ito lahat ay mga ng ating kagustuhan na makamit natin yung kalayaan at buhay na maganda. No? So, masaya po ako dahil timely rin na nandito kayo. Pareho tayong nandidiman, pareho tayong biktima, at pareho tayong naghahanap ng justisya. So, alalahanin lang siguro bilang taong simbahan na yung Panginoon ay nasa atin. No? God is always in the side of the truth and justice. At hindi tayo matakot dahil walang masama tayong ginagawa. We are seeking or hinahanap natin yung justisya sa mga ginagawang karahasan sa mamamayang Pilipino na matagal na panahon na naapit. Minsan na